Ay, hindi na kayo uwi ng papa mo. Bakit? Noong piyesta po kasi hindi siya umuwi. Ha? Noong piyesta po hindi po siya umuwi. Nagtatampo ka sa papa mo? Ha? Okay. Eh, bakit sinasabi mo? Baka hindi na kayo uwiin ng papa mo. Sabi lang po kasi, doon na po aaral yung kapatid ko yan. Ano ko po, baka po hindi naman umuwi si papa at si mama. Oh, is... Kung kapatid ko po doon na po aaral yung sabi. Oh, eh paano kayo dito? Everyone, good morning. Isang mainit na umaga po mga ka-KSP katuwang sa paglingap. Ngayon pong umaga, unahin po natin ang pagbisita doon sa magkakapatid sa bundok, yung mga anak po ni Kuya Ruiz. Naalala po ba ninyo sila? Yung naglalakad ng mahigit isang oras galing po sa bundok, papunta sa kanilang pinapasukang paaralan. Then napakahirap para sa kanila. Nakita nyo po yung unang makilala natin to. Eh nakatira sa bundok sa bahay na halos giba-gibana. Sa tulong po ng ating mga KSP katawang sa paglingap abroad, especially po si Ma'am Pebby. Eh napagawan po natin sila ng bahay. Sa paanan pa rin ng bundok pero malapit na po sa school. Hindi na po sila naglalakad ng isang oras. 15 minutos, 10 minuto nasa eskwelahan na po yung magkakapatid, no? And tagal-tagal tayo hindi nakapasyal sa kanila kasi napakahirap po ng daan dito kapag maulan. Ngayong umaga, tamang-tama, Sunday, no? Sabi ko paglabas natin ng simbahan, pupuntahan natin tong mga bata, itong pamilyang ito, kumustahin natin kasi nabalitaan natin na nagkasakit po yung nanay nito. Doon sa pinapasukang trabaho sa Maynila, hindi po nakauwi kasi naka-schedule po sana yung pabinyag sa magkakapatid. Bali, apat sila magkakapatid, hindi pa sila binyag. Kaya pangarap po ng magkakapatid, pabinyagan sila para kapag kapasko daw po, meron silang ninong at ninang. Dahil nainggit po sila doon sa kanilang mga kapobata na merong ninong at ninang tuwing Pasko. Tara, puntahan po natin. Siya nga pala, doon sa may nag-comment po doon sa aming upload video na nasa bundok daw po ako naka-face mask. Minsan po sinabi ko na po sa inyo ito mga ka-KSP na dito po sa aming lalawigan sa Camarines Norte ay kauna-unahan po na nagkaroon ng COVID at namatay isang magsasakanan niyog na nasa bundok, no? Di po lumalabas ng barangay o ng bundok pero nagka-COVID at namatay. Kaya yung COVID po, walang pinipiling lugar sa matao man, sa poblasyon o sa bundok. Kaya mas mabuti na po yung nag-iingat po tayo. Bagamat sa ngayon, lifted na po. Inalis na po ng Pangulo natin yung implementasyon ng mga health protocols. Pero syempre, nasa ating mga kamay pa rin ang pag-iingat para po tayo hindi magka-COVID kasi may mga lugar pa rin dito sa amin, sa Bicol, especially sa Camarines Norte, may mga tinatamaan pa rin po ng COVID. Kaya grabe po ang pag-iingat natin at marami po tayong kakilala na nagkasakit, namatay dahil po sa COVID. Sana nandito yung mag-aama, yung magkakapatid para makausap natin kasi malapit na rin po ang pasukan yung enrollment nila. Sabi natin ayan, parang walang tao, parang tahimik yung bahay nila, may banderitas, ibig sabihin magpipiesta o katatapos pa lamang ng piyesta. Naalala ko, sabi nung Kuya Ruiz, magpipiesta rito, parang third week of July. Sana nandito para makausap natin. Baka yung mga bata nasa labasan. Kuya Ruiz, good morning. Tapos si Kuya Ruiz naman nagtitinda ng isda natin. Tapo.
Good morning. Tao po. Tao po. Gandang umaga po. Tao po. Wala yata ang tao. Nako, layo nito. Para mabalikan natin agad-agad. Tao po. Good morning. Naku, wala. May mga nagtatayo na ditong bahay o dati. Wala dito. Ngayon may mga nagtatayo na. Tao po. Good morning. Itong balkon nila pag nakaupo ka dyan. Para kang nasa Baguio, nasa Tagaytay. Mataas. Kitang kita mo yung paligid sa ibaba. Ayan, new gun. Mga pananim sa ibaba. Green na green, no? Ganda, presko. Tao po! Diretso na ako. Tuloy na tayo. Tao po! Walang tao. Naku, walang tao rito. Saan kaya yung mag-aama? Saan kaya sila? Antayin natin mga ilang minuto. 30 minutes na wala pa sila. Alis na tayo. Ganda ng palibot nila rito. May mga bakanteng lote na pwedeng tamnan. Kaya sabi ko nga sa kanila, gamasan ito at dadalan ko sila dito ng mga pantanim na gulay. At least dito sa lugar na to, may mga kapitbahay na sila. Hindi katulad dun sa dati nilang lugar, nasa bundok. Wala silang kapitbahay. Sila sira yung kanilang bahay, tuluan, nakasakan ding ding. Kawawa yung kalagay ng mga bata, mga babae pa naman. Wala yung mga bata, wala yung gaama. Gurado ko si Kuya Ruiz, naglalako ng isda. Yung mga bata ang di natin alam. Balik tayo dun sa labasan. Tingnan natin yung mga bata, baka naglalaro or baka nasa tabing dagat, namumulot na naman ang mga shell. Yung mga shell kasi pinupulot ng mga bata. Yung iba pag sobra pang ulam nila. Yung iba naman binebenta nila para may baon daw sila pagpasok sa eskwela. Eh bakasyon naman ngayon. Tingnan natin yung mga bata kung may gamit na sa eskwela. At kumustahin natin ang kalagayan ng kanilang ina. Yung tatay naman kasi masipag naman sana, kaya lang bawal sa kanya magtrabaho ng mabibigat kasi may sakit. Pinagbabawal ng doktor sa kanya yung mga mabibigat na gawain. Sana andun sa labasan. Bago tayo umuwi, makausap natin. Ay, gandang umaga, gandang tanghali po mga ka-KSP, katuwang sa paglingap. Ito pong muli si Efren Espanyol, ang inyong broadcaster, vlogger, small YouTuber. Ngayong tanghali, napakainit po, sobra, no? Pupunta kami sa doon sa magkakapatid, yung pamilya ni na Kuya Ruiz, yung pinabahayan po natin na pamilya mula sa bundok. Naglalakad yung mga bata ng mahigit isang oras, papasok sa eskwelahan. Pero dahil po ito ay naidala po natin sa poblasyon ng kanilang barangay, 10 minuto lang po nilalakad ng magkakapatid papasok ng eskwelahan nila, no? Kaya malaking tulong po, and yung bahay na pinagawa po natin sa tulong po ng ating mga KSP abroad, katuwang sa paglingap abroad, na rescue natin tong pamilyang ito mula po sa
sa bundok, sa malayong lugar ng kabundukan. Ngayon po ay okay na po yung kanilang lugar. Yung bahay po nila dati, kung maalala nyo po, no, wasak-wasak yung dingding, butas-butas yung bubong na doon sa bundok. Ngayon ay okay na po. Ngayon ay titingnan natin, kasi ang balita po natin, nagkasakit daw yung nanay doon sa pinagtatrabahuhan sa Maynila. Kaya hindi po nakauwi nung piyesta, no? Then, yung tatay naman po, nasa kaburan daw, nagkakabod dun sa kaburan ng Ginto. Bihira daw po makauwi. Kayo magkakapatid, eh kanya-kanya na lamang daw po kung papaano, no? Nangihingi ng pagkain, nangungutang ng bigas para may pagkain yung magkakapatid. Ngayong umaga, ngayong tanghali, sa po yun sa pupuntahan po natin. Siyempre, kasama natin si Ivan. Bakasyon ngayon, kaya sabi niya, sama si sa akin. Kaya ngayong hapon, ngayong tanghali, pupuntahan natin. Tara! Makilala po natin ang pamilyang ito. Yung mga bata, sobrang kawawa. Yung bahay nila, giba-giba halos, no? Wasak-wasak ang dingding, butas-butas ang bubong. Nasa bundok sila. Naglalakad ng mahigit isang oras. Yung mga bata, papasok sa school. Then pauwi, no? Pero sa tulong po ng ating mga KSP, katuwang sa paglingap abroad, na ilipat natin sila dito sa malapit sa poblasyon ng kanilang barangay. Alas 10 minuto na lamang po ang kanilang nilalakad mula sa bahay nila, puntang school, then pabalik, no? 10 minutes, dati mahigit 1 hour. Ayan, tingnan natin kalagayan nila ngayon. Tara. Ito na yung bahay nila. Ay. Kau na pan? Taupo ka pan? Taupo. Taupo. Sige. Uy, hello, ne. Good morning. Oh, talaga. Nag-bless ka. Uy, mabait talaga. Oh, very good. Ang bait. Ito si, pangalan mo nga? Diyan Rex and Mialin. Tuloy na kami, Mialin, ha? Diyan Rex. Ano to? Ah, tuta. Kumusta kayo, mga bata? Ha? Oh, andito si kuya mo. Kumusta kayo? Ha? Kumusta kayo? Kumusta kayo, Mialin? Okay lang po. Okay lang. Ganda ng lugar talaga nyo rito. Preskong presko. Nung isang araw, galing ako rito. Halos kalahating oras ako naghihintay dito sa balkon nyo. Wala kayo dito. Saan kayo nagpupunta? Nung Linggo po. Linggo ba yun? Parang ganun nga. Saan kayo nun? Nasa gubat ko. Naghanap yung gulayin pong ano po, pagtitinda ko namin. Ilalako niyong gulayin? Anong mga gulayin yun? Ha? Mga gabi po. May, meron nga pong santol. Santol? Pag ano ka po, pag nakudkod mo na po yung ano po, pag nakaiba na po yung isang kilo, meron ka na pong 50. Isang kilong? Santol. Po. Santol. So nasa gubat kayong magkakapatid, magkakasama kayo sa gubat, naghahanap kayo ng gulayin, yung gabi, ah, sa kasantol. O sino nag-aakit sa santol, ha? Kami po ni kuya. Kayo ni kuya mo, pati ikaw. Oh, napakadelikado nun. O magkano naman yung kinita ninyo, magkakapatid? Ha? Ha? Ilang naman po yung bunga ng santol, hindi pa naman po. Ah, mahina, mahina. Hindi pa naman ngayon, ano, buwan ng santol. Okay. Asan ang mama mo? Nasaan? Nasa Manila po. Katulong pa rin siya? Mga pasok pa rin siyang katulong doon? Oo. Eh, si papa mo? Sa panganiban po. Ha? Sa panganiban po. Panganiban? Nagkakabod? Oo. Eh, di kayo lang dito magkakapatid? Ha? Pati nga po yung isa naming kapatid. Alin? Yung bunso po. Si, po yung madaldal, kasama ni papa mo, sinama? Talaga, ha? Wala dito si, ano, si madaldal. Ano, si magaling magtula. Ang pangalan, anon? Mayan po. Si Mayan. Ano?
Ikaw si? Mayalin. Si Mayan ang kasama ng papa mo sa kaburan. Nasa tita ko lang. Oh, nandun. Okay. Ito si John Ruiz. Tawag dyan. Kakayod ng nyug. Anong lulutuin nyo, Toy? Santol. O, magugulay kayo ng santol. O, may santol na ba kayong nakuha? Meron na. Paano pag gabi? Kayo lang dito ang tatlong magkakapatid? Oo. Matagal. Naku, grabe. Kayo lang pala dito ang tatlo. Yung isa, yung si Mian, kasama ng papa mo sa kaburan. Ha? Okay na kayo dito? Di naman kayo natatakot sa gabi? Mag-isa lang kayo magkakapatid? Ha? May kapitbahay naman na kayo, yan o. Mm. Kumusta? Nakapag-enroll ka na? Di ba? Gusto mo mag-aral uli? Hindi pa po nakapag-enroll po. Ha? Hindi pa? Ha? Kasi hindi pa po nadating si Papa. Ay, hintayin niyo si Papa nyo. Kailan pa umalis si Papa mo? Ha? Mayigit nang? Mayigit pa pong dalawang linggo. Dalawang linggo? Oo. Mayigit ng dalawang linggo si Papa mo sa kaburan. Paano pagkain nyo rito? Ha? Pag nasama po dyan sa dagat po. Pag nahuli po yung isda, binibinta ko po yung sa... Ikaw yung sumasama sa panghuli ng isda, ano? Pag may nakuha kang isda, bibenta mo. Mabiling bigas. Hindi pa labang iniwang bigas si Papa mo? Meron po. Ha? Meron naman. Mga 3 kilo lang po yung iniwan po. Hindi, ubus na. Bigas lang, walang ulam. Wala po. So, naghahanap na lang kayo ng ulam ng magkakapatid. Tagubat. Sabi ni Mayalin, nung pumunta ako dito nung linggo, wala nakatao-tao rito. Kalahating oras ako naghintay dyan, nakaupo sa balkonyo. Sabi ni Mayalin, nasa bundok to kayo, naghanap kayo ng gulay na ilalako ninyo magkakapatid. Ha? Mm-mm. So, ikaw ang nanay at tatay ng dalawang mong kapatid rito, ano? Bilang panganay, ano? Ito yung ganda ng lugar nila, Ivan, ano? Mapasko po. Ha? Mahangin po. Mahangin? Enroll na ba kayo? Kanina pong umaga po nag-enroll ako sa Pablo. Sa kuya ko. Hindi pa. Anong grade mo nun eh? Grade 7 po. Ikaw mismo nagpunta sa school? Oo, grade 7, first year high school. Ano? Ikaw mismo ang pumunta ng school? Ikaw mismo nag-enroll sarili mo? Wala mo pong ma-enroll sa akin. Ha? Wala pong ma-enroll sa akin. Walang ma-enroll sa'yo dahil si mama mo nga nasa Maynila, ano? Tatrabaho. Si papa mo naman nagtatrabaho din sa kaburan ng ginto, no? Talagang... Hindi po umuwi sila, papa. Ha? Hindi po umuwi sila, papa. Hindi umuwi? Paano kayo dito ng piyesta? Nakilalola po. Ha? Nakilalola po. Doon kayo nakikain? Oo. Kawawa naman pala itong mga ito. Ay, kumusta? Hindi natuloy yung binyag. Ha? Kasi hindi umuwi ang mama mo. Tama? Bakit hindi siya umuwi? Ha? Nalita ko po, nagkasakit po si mama. Sa trabaho. Kaya hindi siya nakauwi. Ito, nagkapag-enroll na. Anong grade niyan? Mga grade 3 na po. Grade 3 na to. Oh, galing naman ito ni Mayalin. Pumunta mismo sa eskwelahan. Siya mismo nagpa-enroll sa sarili niya. Si kuya mo, hindi pa. Kukunin pa po yung card. Kukunin pa. Yung isa, anong grade nun? Yung magaling magtula? Mga grade 1 na po. Mama, grade 1 na yun. Wala pa kayong mga gamit. Ha? Wala pa kayong mga gamit sa eskwela nyo. Ha? Di ba may uniform din yan? Mga maliit na po sa kanila. Maliit na.
ikaw kailangan mo ng uniform at high school ka na, ano? Di ba? Uniform. Anong uniform mo? Parang ganito yung blouse ko. Blouse na puti. Tapos pang ibaba. Ha? Apalda ng kulay. Blue. Okay. Oh. So wala yung lalakarin mo pag pupunta ka sa school. Malayo yung high school dito. Maglalakad ka lang. Ha? Oh, napalayo ka, no? Di ba? Bakit mas sakit ka? Ha? Sakit ang tiyan mo? Baka gutom na kayo. Ha? Si kuya mo, nagkakayod ng niyog. Nagsaing ka na, ne? Natuloy yung binyag niyo. Wala pong binyag. Ha? Wala pong binyag ng piyesta. Walang binyag nung piyesta. Sabi meron. Mga sa baby lang po. Ay, mga bagong panganak. Yung mga baby lang. Yun ang bininyagan. Yung may mga edad na daw po. Yung may mga edad na, tulad ninyo. August. Ngayon buwan. Special yun. Ha? Ganun ba? Sabi po nung pare, ano daw po? Dapat po may makaulay na, ano, magulang. Dapat may makausap daw na magulang. Kaso lang po, wala pa sila mama. Kung nanonood si mama mo, anong gusto mong sabihin? Gusto ko pang sabihin kay mama na sana po, pag nagkapera po siya, pabinyagan naman po kami. Kasi po, malalaki na po kami, wala pa po kami. Kahit isa pong sa kapatid po namin, wala pang binyag. Kaya gusto po namin magkanina at minang kasi papasko na po. Wala po kayong pamapapaskuhan. Naiingit po kami sa mga batang may ninong at minang. Kasi po sila may napapamaskuhan. Kami po wala. Nanonood na lang po kami sa kanila. Ha? Nanonood na lang po kami sa kanila. Nanonood na lang kayo. Nalulungkot kayo. Anong sabi ng mama mo at papa mo? Wala po. Gustong-gusto niyo mapabinyagan talaga, no? Sana po, kuya, tulungan niyo po kayong pabinyagan kayo pong apat na magkakapatid. Ang hirap po sila, mama. Kuya po, 13 years old na po. Ako po, 12 years old na ngayon. Pero po, hindi pa po ako binyag. First year high school na po. Hindi pa rin po kami binyag. Ako lang po yata sa mag-school lang, hindi pa po binyag. Ay, hindi na kayo uwi ng papa mo? Bakit? Noong piyesta po kasi hindi siya umuwi. Ha? Noong piyesta po hindi po siya umuwi. Nagtatampo ka sa papa mo? Ha? Eh bakit sinasabi mo? Baka hindi na kayo uwiin ng papa mo. Sabi lang po kasi, doon nagpuaran yung kapatid ko yan. Ano ko po, baka po hindi naman umuwi si papa at si mama. Po, is... Yung kapatid ko po doon nagpuaran, sabi. Oo, eh paano kayo dito? Sana nga po umuwi. Ha? Sana po umuwi. Ikaw naman? Uuwi yun, kasi nagtatrabaho lang silang dalawa. Nagtatrabaho lang sila para sa inyo. Bakit mo iniisip na baka hindi na sila umuwi? Paano kayo dito kung hindi na sila uuwi? Na ano po, pag may pera po, napadala na lang. Pinapadalang kayo dito para sa pagkain nyo. May sasabihin ka ba kay papa mo? Sana po pag napanood po nila papa yan, sana po makauwi mo po siya. Kasi po, pag paano po yung dito, minsan po hindi na po kami nakakalmasal. Minsan po tangalian na lang. Kahit po yung sa ano po, hindi na po kami nanghihingi na lang po kami. Minsan nga po sa, dun sa ano namin, humingi kami ng kulay. Kasi po wala pong maluto. Ilang kanin? Wala po kami maluto kasi po. Wala pong lulutuin. Napunta kayo ng gubat ni kuya mo. Gahanap kayo ng gulay. Nilalako nyo.
Pag may nabenta, bibili niyo ng pagkain. Ano? Kanina po, hindi po kami nagkalimusan. Wala kayong pagkain. O, ikaw, marunong ko magluto niyan? Po. Ha? Yung sinantol, anong sahog niyan? Isang kapan lang po yung bawang kasing, tapos may nga, ano po, sana nga po, may bangot. Anong sahog nga, wala? Wala pong pang, ano. Pambili? Hindi, walang sahog yung gulay. Wala pong, ano. Ano lang, gata lang talaga, saka bawang lang. Wala pong bawang. Sibuyas lang. Ay, paano, ano gata po? Lang? Asin. Asin lang? Magic sarap, tapos po, ano, yung gata. Wala nang iba? Wala. Ulam na yun, ano? Okay. May kanin naman kayo, ano? Meron po. Nanghiram muna po ako dyan sa kapitbahay po namin masasain ngayon. Kasi po wala po kayo. Buti pinahiram ka. Oo. Hanggang bukas po namin yan magkakapit. Bukas na umaga po. Tanghalian ngayon, hapunan mamaya, tapos breakfast niyo pa sa umaga. Opo. Yung kanin na yan. Opo. Abe, ano? Ganito, John Ruiz, ano? Ikaw, hindi ka pa nakapagpa-enroll? Pero gusto mo makapagpa-enroll? Ano grade mo ngayon? Grade 7 po. Grade, magpareho kayong ano? Balik-aral. Ha? Balik-aral. Balik-aral. Dapat anong grade mo na to, eh? 8 po. Grade 8? Ah, okay. Sana, ano na siya? Grade 8. Ah, third year na siya dapat, ano? Yan. So magka-eskwela kayo ngayon ni Mialin. Si Mialin nakapagpa-enroll na daw. Ikaw, hindi pa. Ano po, lako po ako kahapon po para pumapamasahin ako. Naglakad ka lang. Layo-layo, no? Nilakad mo lang para makapagpa-enroll. May kasama naman po ako yung... Okay, naglakad kayo. Okay naman kayo dito sa gabi. Huwag kayong maglalalayas, ha? Oh, ikaw, John Ruiz, ikaw yung tatay at nanay ng dalawang kapatid na nandito. Ha? Huwag kang maglalalayas sa gabi. Walang kasama itong si Mialin. Pag ano po, umalis po siya sa gabi, doon na wala po kami sa barkada. Saan? Barkada ko po, naglalaro po kami doon. Kasi po, minsan po may pinupuntan po siya ang malaga. Kaya doon na muna po kami. Ha? Pag sumasama po siya sa bangka, wala po akong kasama dito. Pumupunta lang po ako sa kaibigan ko. Kasi mahirap na. Mag-isa ka lang, babae ka pati, ano? Delikado ang panahon ngayon, Mialin, ha? Huwag din maglalalayas. Ha? Oh, dati pumupunta kayo yan sa dagat. Gabing-gabi, namumulot kayo ng shell, tama? Oh, huwag mo nang gagawin yun ngayon. Mag-isa ka lang dyan, ha? Napakahirap nun sa'yo, Mialin, ha? Sa panahon ngayon, napakaraming mga alam mo na, ang ibig kong sabihin, ha? Kaya ingat-ingat, John Ruiz, ano? Sa kapatid mo. Sumasakit ang tiyan ito. Oh. Sige na, mag-ayos na kayo. May mabibilhang bang bigas dyan sa labasan? Meron. Okay, okay. Ba't sumasakit ang tiyan ito? Ha? O, may mainit na tubig ba dyan na pwedeng... O, paano ito? May mabibiling gamot dyan eh, sa labas? Meron ba dyan mabibili dyan, Ruiz? Gamot sa tiyan? Ha? Baka dala ng gutom yung sakit ng tiyan mo? Di ba kayo nag-breakfast? Ay, nga pala, ano? Hindi kayo nag-almusal? O, sige na, sige na. Huwag ano na kayo, no? At bibili ako dyan sa labas ng bigas ninyo, ano?